Ayan, good afternoon, good afternoon, good afternoon sa lahat. Ayan, bibigyan ko lang ng konting sarili kong opinion yung napanood kong leak audio ko no, mula 1, 2 hanggang 3. Ayun, ang saya-saya, Diyos ko po. Pero bago po yun, babatiin ko muna yung aking page, yung aking group, yung aking team. Ayan, binabati ko yung MMJ Solid Group supporters. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat, sa aking mga members at sa aking mga kalalab sa MMJ Solid Group supporters. Ayan. Napakinggan ko yung leak audio ko, no? Pero hindi naman talaga leak audio yun dahil sinadya naman talaga nila na ilabas yun. O, di ba? Simula 1, 2 hanggang 3. Hindi ko alam kung mayroong 4, 5, 6 pa. Hindi ko alam. Hoy! Sa mga bubong vlogger dyan, lahat sa mga bubong vlogger dyan, ayan, kay iMix, kay Wow Life, si Dawat, sino pa ba? Basta lahat dyan sa mga bubong vlogger dyan sa kabila. Ayan, ito, pakinggan yung sasabihin ko ha. Ano, may nakuha na kayong justice kasi inilabas nyo yung leak audio mula 1, 2, 3. May justice na bang nakuha kayo? Lumabas na yung justice niya? May napatunayan na kayo? O, di ba? Kayo din ang napapahiya. O, ano, para kayong naglaro ng squash na pag tinapon nyo yung bola doon, hampasin nyo, babalik ulit sa inyo. Yan ang nangyayari sa inyo ngayon. O, di ba? Katangahan ninyo. Leak audio, o ano, sabi nyo pag nilabas nyo yung leak audio, ano, mapapaya si Jetro, mapapaya si Migs, ano, napayaan nyo ba? Kayo ang napapahiya. Pakinggan nyo yung pinag-uusapan dyan ni Lani, ni Tatay Jetro, yung asawa ni Lani na isa pa, pakialamero. Kikialam din yung asawa ni Lani, at saka yung fake na attorney daw yun. Ah, di ba? Ano na pala nyo? May justice kayong nakuha. Mga bubu kayo. Oh, dahil inilabas nyo na naman yung leak audio na daw na mula 1, 2, 3. O ano, di lalo na namang nasira yung pangalan ni Mahal. Bumalik na naman kay Mahal ang issue. Ano? Sa leak audio number 3, anong sinabi mo? Anong sinabi ni Tatay Jet doon? Lani, anong sinabi ni Tatay Jet doon? Inihabilin sa kanya ng father mo si Mahal. O, di ba masakit? Lani Tesorero. Di ba masakit? Na nandyan ka pa, buhay na buhay ka, buhay na buhay kayong magkapatid. Imbis na iwan sa inyo, iniwan kay Jetro. O ano pakiramdam mo ngayon, Lani Tesorero? Ha? Yan ang sinasabi ko na tumahimik na kayo yung mga vlogger dyan na sa tabi ninyo. Patahimikin na ninyo. Kasi bawat binubuka nila yung bunganga nila sa inyo bumabalik. Si Mahal ang tinatamaan. Walang tinatamaang iba kundi si Mahal at kayo. O ano? Kala mo ba may concern yung mga vlogger na yan dyan sa inyo? Wala. Wala silang pakialam kung masira man yung pangalan ni Mahal. Lalo na yung iMix na yan, na yung bunganga niya, eh, kala mo Armalite, ha? Na lahat naman ng sinasabi niya, walang katuturan, ha? Na wala naman siyang kaalam-alam. Hoy, iMix na tanga. Ah, hanggang simula, kailan ka ba nag-suporta kay Mix at saka kay Mahal? Ha? Sabihin mo nga, ang galing-galing mo, animal ka. Bawat buka ng bunganga mo, ang balik na kay Mahal. Lalo nyong sinisira ang pangalan ni Mahal. Di ba? Ano sinabi ni Lani? Ano sinabi niya kay Tatay Jet? Kulang-kulang daw yung pag-iisip ni Mahal. Eh, abnormal pala si Mahal eh. Alam nyo, abnormal. Dapat tinago nyo. Pina-stay nyo dyan sa bahay nyo. Inalagaan nyo. Abnormal pala ang pag-iisip niya. Hindi pala tama. Hindi pala ano. Hindi pala siya normal na tao. O bakit nyo pinabayaang mag-stay sa bahay ng iba? Halani, ang tanga-tanga nitong, ano ko, Diyos ko. Tuwang-tuwa kayo dahil
yung audio na usapan nyo ni Jetro. Ano ngayon? Hindi kayo din ang napapasama. Wala kayong kaisip-isip kahit kailan hindi kayo, hindi talaga kayo natututo sa totoo lang. Si Jetro buhay, nakakasagot siya sa mga isyu. Ay si Mahal wala na. Anong mapapatunayan ni Mahal dahil wala na si Mahal? Sige nga. Sinasabi na ngang manahimik na kayo nang matapos na ang isyu. Ayaw niyong manahimik. Kalkal kayo ng kalkal. Kaya ayan, imbis na maawa yung mga tao sa inyo, lalong naiinis sa inyo. Ano? Yung natutuwa ka dahil naririnig ng tao yung iyak mo doon sa audio. Ganun yon, Lanet Isorero. Tsaka yung asawa ni Lani, nakikialam. Yung bunga nga niya, kala mo, ang bastos din. Sa salita pa si Jetro, sagot siya ng sagot. Diyos ko. Kung sana nung buhay si Mahal, ganyan ang concern nyo, di mabuti. Kaya pala talaga sinabi ni Mahal na ayaw niyang umuwi sa inyo kasi walang mag-aalaga sa kanya. Ayan, napatunayan na dyan sa leak audio na yan. E totoo naman pala talaga. Tignan nyo, kahit kayo mismo nagsasabi na wala sa tamang pag-iisip si Mahal. Sige nga, siya narinig nyo ba kay Migs na sinabi ni Migs na si Mahal wala sa tamang pag-iisip? Di ba hindi? Ikaw, Lani, ano? Ano sabi mo? Wala sa tamang pag-iisip yung kapatid mo. Lahat ng paninira ginagawa nyo sa kapatid nyo, Lani. Lahat ng paninira ginagawa nyo. Kaya pala, imbis na ihabilin sa inyo ng tatay nyo yung kapatid nyo, inihabilin kay Jetro kasi alam ng tatay nyo yung pag-uugali nyo. O, diba? Kakahiya kayo, Diyos ko, alam nyo kung sa akin yan sinabi na ganon, na yung kapatid ko ay hinabilin sa ibang tao. Diyos ko. Diyos ko, ang sakit, ang saklap. O, diba? Siguro alam talaga ng tatay nyo na hindi nyo tinatrato ng mabuti si Mahal. Kaya inihabilin niya kay Tatay Jet. Diba, Lani? Ano, masaya ka na? Masaya ka? Isang timba yung luha na inilabas mo. Masaya ka? Ay, sus. Yan na nga ang sinasabi ko. Manahimik na kayo. Ayaw nyong manahimik. Sige, kalkal ng kalkal. Pahaba ng isyo. O ano? Bawat isyu na nilalabas nyo, bumabalik sa inyo. Si Mahal ang tinatamaan, si Mahal ang kawawa. Lahat ng mga sinasabi nyo, puro panlalait sa kapatid nyo. Anong sabi nyo? Ganyan talaga si Mahal, konting lambing-lambing mo lang, mapapaibig sa tao, o diba? Totoo pala talaga, kaya pala nag-asawa si Mahal, hindi kayo pinakinggan dahil alam talaga ni Mahal yung mga ugali nyo na ganyan kayo. At saka isa pa, totoo din pala yung sa interview noon na sinabi na ganun. Chismosa si Mahal. Sinungaling si Mahal. Ang galing gumawa ng istorya. Di ba, Lani? Ang daming mga lumalabas na mga kwento-kwento. Ano ngayon? Ang masasabi mo? Imbis na manahimik, ayaw manahimik. Tignan nyo nga yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo na magkakapatid. Diba? Sinabi ko na, yung mga na dikit ng dikit dyan sa inyo, yan din ang sisira sa inyo. Yan ang sisira sa pangalan ni Mahal. Yan ang sisira sa pangalan ni Mahal na iniingatan namin dahil mahal namin at alam namin PWD siya. Ay kayo ano? Diba sirang-sira na? I mix! Ano pa? Ano pa gusto mong ilabas? Ilabas mo na! Sa bunganga na mismo ni Lani nang gagaling. Anong sabi ni Lani? Yung pag-iisip ni Mahal ay hindi tama. O anong sabi ni Tatay Jet?
Yun pala eh, kayo pala naniniwala na hindi tama yung pag-iisip ni Mahal eh. Ano may sasagot mo? I mix. Sige nga. Bubobo nyo. Imbis na manahimik kayo eh. Yung mga bunganga nyo. Kung wala kasi kayong magawa, huwag nyo na ibuka yung mga bunganga nyo. Pasakan nyo ng malamig na kanin. Yun ang bagay dyan sa mga bunganga nyo. Kasi tuwing binubukas nyo yung mga bunganga nyo, ayan, si Mahal ang napapasama. Ang mga tesorero ang napapasama. Di ba? At saka yung mga sinasabi ninyo, wala sa ano, walang sense, walang katotohanan. Kasi paiba-iba kayo ng statement. Lahat na ng mga sinasabi nyo, lumabas na noon sa mga interview, sa mga live ninyo. Paiba-iba kayo ng statement. Kaya hindi kayo kapanipaniwala. Diba? Imbis na manahimik. Kalimutan na lang, ayaw talaga, kalkalin at kalkalin talaga na bawat kalkal nyo, bawat isyong inilalabas nyo ay sa inyo bumabalik. Di ba? Ano? Lani, may pakialam sa'yo ang mga vlogger? Yung fake na attorney, may pakialam sa'yo? Kahit nasabihin mong nasira yung pangalan ni Mahal, kahit pati ikaw, sira ka na rin. Alam mo kung bakit? Yung mga lubalabas sa bunganga mo mismo, Lani. Walang katuturan. Hindi raw ipinaalam si Mahal. Bubo. Hindi ipinaalam si Mahal. Kung yung tita mo nakakaalam eh. Inihabilin din ng tatay mo si Mahal ka Jetro eh. Anong ibig sabihin? Anong sinasabi niyong hindi pinaalam si Mahal? Ang bububo nyo, ang tatangan nyo. Pera lang talaga ang habol nyo, kaya kayo nagngangawa hanggang ngayon. Di ba? Dalhin nyo na kasi sa kurti nang tumigil na. Huwag nyo ngawa kayo ng ngawa. Sus, Diyos ko. Nasa katotohanan lang tayo. Gusto natin ilabas ang katotohanan. Sa kakakalkal niya may lumabas na katotohanan, may napatunayan na kayo, may nakulong na, may justice na ba? Bububo niyo, Diyos ko. Wala kayo sa kayo ang wala sa tamang pag-iisip kasi bago kayo nagsasalita, hindi niyo muna iniisip kung ano yung lalabas sa mga bunganga niyo. Kakaya kayo. Tapos pag nireaksyonan kayo ng mga vlogger, nagagalit kayo. Ayan, kasi kayo din ang may gawa eh. Kayo din ang may kasalanan eh. Kung sana nananahimik na lang kayo, edi mas mabuti. Hindi nalaman ng tao yung mga tunay niyong pag-uugali. Diba? Tama pala talaga yung sinabi ni Mahal. Na ayaw kong umuwi sa amin kasi walang mag-aalaga sa akin. Totoo pala talaga yun. Diba? Totoo pala talaga yung sinabi ni Mahal. Papa, huwag kang mag-alala. Nandito naman si Migs. Diba? Diba? Talagang totoo. Kayo mismo ang nagpapatunay, Lani. Hindi nyo kaya si Mahal. Diba? Tsaka hindi nakikinig si Mahal sa inyo. Alam nyo kung bakit? Alam ni Mahal na wala kayong pagmamahal sa kanya. Ganun lang yon. Hindi kayo concern sa kapatid nyo. Iyak-iyak lang kayo kasi pera ang kailangan nyo. Ang bububo ng mga to, imbis na hatakin pataas yung kapatid niya, lalo nilang binabagsak. Diyos ko. Na kayo naawa. Kung kami nasasaktan, bakit kayo hindi kayo naaawa? Ha? Nakaimbis na ingatan niyo yung pangalan ni Mahal, isinisira niyo lalo. Hindi niyo iniingatan. Dahil sa kadadakdak niyo, ayan. Lalong napapasama si Mahal. Diba, sinabi din nung asawa ni Mahal na ang galing-galing gumawa ni Mahal ng kwento. Ayan.
Naglalabasan na lahat. Diyos ko, nanggaling pa sa bunganga mo, wala sa tamang pag-iisip si Mahal. Oh, di ba? Alam niyo, wala sa tamang pag-iisip niyong kapatid niyo. Bakit pinabayaan niyong magtrabaho? Bakit? Anong rason? Ha? At pinabayaan niyong magtrabaho yung kapatid niyo na alam niyo na wala pala sa tamang pag-iisip. Sa bunganga mo nang galing mismo, Lani. Ano sabi ni Tatay Jet? Kahit sinabi mo wala sa tamang pag-iisip si Mahal, ang sabi ni Tatay Jet, hindi nila iniisip na ganun, na wala sa tamang pag-iisip si Mahal. O, di ba? At saka sabihin nyo yung pera na yan na kinukuhaan ni Jetro, na wini-withdraw ni Jetro, hindi yan mawi-withdraw kung walang concern ni consent ni Mahal. Kasi lahat ng bangkulan ni, kahit sabihin mo na naka-joint account, ang lahat ng bangko, kailangan ng signature ng may-ari ng bankbook. Ha? Ang tanga-tanga mo, hindi mo ba maintindihan? Ha? Na kaya nakaka-withdraw ng pera si Tatay Jet kasi may pahintulot ni Mahal. Ganon yun, Lani. Ganon yun, iMix. Ganon yung Wow Life. Hindi nyo naintindihan. Ang bububo nyo talaga sa totoo lang. Ha? Kung ako nga, joint account namin ng amo ko, hindi ako maka-withdraw ng pera kung hindi hindi mag-signature yung amo ko. Sige nga. O ano, paano pa si Mahal? Makakapag-withdraw ba si Jetro ng pera kung hindi magbigay ng consent si Mahal dyan? Sige nga, Lani, isipin mo nga ang bubo mo. Oh. Pag nag-withdraw ng pera, may withdrawal slip. Di ba? Kailangan ng perma ng may-ari ng bank account. Ganon yun, Lani. Ha? Hindi mo naintindihan? Ang bubo mo siguro wala kang bank account. Kaya hindi mo alam. Parang tanga eh. Ikaw, Wow Life, meron ka bang bank account? Ikaw, iMix, meron ka bang bank account? Ha? Alam nyo ba yung patakaran ng bangko? Ang tatanga tong mga to, Diyos ko. Di na nananahimik. Anong sinisira yung pangalan ni Mahal? O ano ngayon? Sirang-sira na. Sira na nga. Lalo nyo pang sinisira. O, paano pa makasagot si Mahal? Patay na. Sige nga. Paano pa ma-depend ni Mahal yung sarili niya? Patay na. Kayo mismong mga kapatid, hindi nyo iniingatan. Ano? Di pinagpistahan kayo dahil sa nilik niyong audio? Ano? Kaya pala talagang sinasabi ni Mahal na ayaw niyang umuwi sa inyo kasi totoo pala talaga wala kayong concern sa kapatid niyo. Ang concern niyo lang kay Mahal, pera, 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 nothing but pera. O, di ba? Ganun lang 'yon. Dahil kung talagang may concern kayo sa kapatid nyo, alam nyong kulang ang pag-iisip. Sana inalagaan nyo na lang, pina-stay nyo sa bahay. Inalagaan nyo na lang sana. Ay hindi eh. Ikaw mismo, Lani, ang nagsabi na wala sa tamang pag-iisip yung kapatid mo. Ba't pinabayaan mong tumira doon sa bahay nila Mig, sa bahay nila Jetro? Dahil kung may concern ka sa kapatid mo, ha? Dapat kinuha mo. Kasi alam mong wala sa tamang pag-iisip si Mahal. Dapat kinuha mo. Pulis yang si Jason. Alam niya. Dakdak kayo ng dakdak. Hindi nyo iniisip. Ikaw, iMix. Ano? Ano masasabi mo? Nasa bunganga mismo ni Lani nang galing na wala sa tamang pag-iisip yung kapatid niya. Ano masasabi mo? Ha, iMix? Sige nga. Concern kayo kay Mahal, mga inutil kayo. Concern kayo sa viewers nyo. Concern kayo sa kita nyo sa YouTube nyo. Yun, ang sabihin mo ay mix.
Yan ang sabihin mo, wow life, wala kayong pakialam kay Lani, wala kayong pakialam kay Mahal kung masira ang pangalan. Dahil ang concern nyo, may iba-vlog kayo, may iko-content kayo araw-araw. Yun ang concern ninyo. Aminin. Bububutong mga to. Ito, isa pa ito si Lani. Kung sana alam mong inilabas na ni ng peking attorney na yan yung part 1. Sana sinabi mo na, wag mo nang ituloy yung part 2 at part 3 dahil kami ang masisira, masisira si Mahal. O di ba? Eh, hindi. Talagang gustong-gusto niyo talaga, gustong-gusto mo talaga Lani. O ano ngayon? O may part 4 pa, ilabas niya. May part 5 pa, may 6, 7, 8, ilabas niyo na. Ah, para lalo kayong bumagsak. Ah. Dahil kami, kahit anong gawin nyo, kahit anong gawin ninyo, wala na kaming pakialam. Dahil lahat naman yan ng mga sinasabi ninyo, narinig na namin na lumabas na lahat yan sa mga live ninyo, sa mga interview ninyo. Lumabas na lahat yan. Inuulit-ulit nyo na lang. Alin, bakit? Ha? Anong rason at inuulit-ulit nyo? Lani, ayaw nyong makalimutan ng tao si Mahal. Dahil kung mananahimik kayo, ha? Mark my word. Ha? Kung manahimik kayo, tignan natin. Within 2 months, 3 months, wala na. Limot na ng tao si Mahal. Sa totoo lang naman talaga, hindi naman sumikat si Mahal kung hindi dumikit kay Migs eh. Sa totoo lang, hindi sumikat si Mahal kung hindi dumikit kay Migs. Aminin nyo na. No, kahit sabihin yung sikat na sikat si Mahal dahil artista, may nagbibigay sa kanya noon? May nagsisend sa kanya ng pera noon nung artista siya? Sige nga, sagutin nyo nga ako. Ikaw, Imex, sagutin mo ako. May nagbibigay kay Mahal noon? May nagpapadala ng damit kay Mahal noon nung artista si Mahal? Sige nga, labas nyo nga yung pruweba. Kung may nagbibigay kay Mahal ng damit noon, may nagbibigay ng pera? Sige nga, Imex, ilabas mo nga yung ano mo, ebidensya mo. Kasi sinasabi mo, sikat na sikat si Mahal. Sige nga. Labas mo yung ebidensya mo, ilapag mo. Kung mayroong noong hindi pa na itandem si Mahal kay Mix, ilabas mo yung ebidensya mo kung talagang sikat na sikat si Mahal, kung may nagsisend sa kanya noon nung mga damit, pera, kung ano-ano pa nung hindi pa sila nagtandem ni Mix. Sige nga, ilabas nyo nga. Kami, marami kaming ilalabas na may mga ibinibigay kami sa kanya dahil alam namin, mahal namin silang dalawa ni Migs. Dahil ako, ang pagkakaalam ko, sumikat si Mahal dahil itinandem kay Migs yun. At saka ay Migs, ikaw, ay Migs na bubo. Alam mo ba kung ano ang kauna-unahang team na bumuo sa Mamigs? Ay Migs, alam mo kung anong team ang kauna-unahang nagbuo sa Mamigs? Ha, ay Migs, alam mo kung sino? Sabihin mo nga sa akin. Ang bubo nitong babae na to, Diyos ko. Hindi mo na subaybayan ang tandem ni Migs at ni Mahal. Wala kang alam. Kaya huwag kang daldal ng daldal dyan. Akala mo kung sino kang genius na salita ka ng salita dyan about kay Mahal, about kay Migs. Wala kayong alam. Sabihin nyo nga sa akin kung sino ang kauna-unahang team na bumuo ng Mamigs. Ay, Mix, sabihin mo nga sa akin. Sige nga, sabihin mo sa akin. Kung talagang may alam ka, sabihin mo kung sino. Sabihin mo kung anong pangalan. Sige nga. Ang bubo nitong babae na to, Diyos ko. Sabihin mo pa ang kapal ng mukha ni ano. Oy, mas makapal yung mukha mo. Tignan mo yung mukha mo parang siupaw. Oh, bilog na bilog. Oh, di ba? I mix. Ang bubo nitong babae na to. Pag nagsalita, puro ka lang dada ng dada. Lahat ng sinasabi mo wala sa ano, wala sa tono, kumbaga sa kanta, ha? Puro wala sa tono yung mga sinasabi mo.
Ang bobo mo, Diyos ko. Ang galing mo lang magsalita para kang Armalite yung bunganga mo. Samantalang walang sense ang mga sinasabi mo. Di ba? I mix. Bigyan mo nga ako ng isang pruweba na may itinulong ka kay Mahal ng Buhay si Mahal. Bigyan mo ako ng isang pruweba para maniwala ako sa'yo. Sige nga, I mix. Ilabas mo nga kung anong pruweba ang naitulong mo kay Mahal noon nung buhay si Mahal. Baka isampal ko sa pagmumukha mo yung mga naitulong namin kay Mahal. Sige nga, ilabas mo. Daldal kayo nung daldal. Di ka na nahiya. Sinisira mo yung pangalan ni Mahal. Kala mo nakakatulong ka kay Lanay, nakakatulong ka sa pamilya niya. Hindi. Nakakatulong kayo dahil sinisira nyo, binabagsak nyo si Lani, binabagsak nyo yung tesorero, binabagsak nyo si Mahal. Yun ang naitutulong nyo, tanga. Oh, daldal pa kayo ng daldal. Para lalong masira. Daldal pa. Sige, mayroon pang part 5, may part 4, may part 6, labas nyo. Kasi lahat yan, narinig na namin yan noon pa, narinig na namin lahat. Inuulit-ulit nyo na lang. At sinasagot na lang namin kayo. Dahil ayaw nyong manahimik eh. Gusto nyo talagang ulit-ulitin. Uy! Ang bubo nitong babae na to. Wala kang kaalam-alam. I mix, wala kang kaalam-alam. Kaya tumahimik ka, isara mo yung bunganga mo. Diyos ko, imbis na makakatulong kayo kay sa pangalan ni Mahal, makakatulong kayo kay Lani, ha? Hindi, lalo niyong sinisira, lalo niyong ibinabagsak, ha? Hindi niyo na re-realize na habang dinidepend niyo si Mahal, ha? Lalong nasisira, lalong bumabagsak. Yan, yung wow life na yan, walang kaalam-alam din yan. Sabihin niyo nga sa akin, sabihin niyo sa akin, kung anong pangalan nung una-unang tao na bumuo ng Mamigs. Sige nga, sabihin nyo sa akin. Kung may alam kayo, sabihin nyo sa akin kung ano ang kauna-unahang team na nabuo. Dahil sa pagtandem ni Mahal at ni Meg. Sige nga. Sige nga. Sabihin nyo sa akin kung matalino kayo, kung mayroon talaga kayong alam. Sabihin nyo nga sa akin, wow like, sabihin mo nga sa akin, I-mix, sabihin mo nga sa akin, bubo nitong babae na to, Diyos ko. Ilabas mo yung pruweba mo, ha, dahil ang galing-galing mong magsalita, ilabas mo yung pruweba mo kung may naitulong ka kay Mahal nung buhay pa si Mahal. Sige nga, kung hindi ko pa alam, ang habol mo lang talaga, eh yung viewers mo, yun lang ang habol mo, I-mix, ang tanga-tanga mo, Visit na babae na to. Imbis na ingatan yung pangalan ni Mahal na huwag masira. Lalo niyong sinisira. Ikaw, isa ka pa, wow life. Wala kang alam talaga sa totoo lang. Hindi niyo nasubaybayan ang tandem ni Migs at ni Mahal. Hindi niyo nasubaybayan. Dahil kung nasubaybayan nyo, sabi nyo sa akin kung ano ang kauna-unahang team na nabuo dahil sa tandem ni Migs at ni Mahal. At kung sino ang una-unang tao na gumawa. Sige nga, sabi nyo sa akin. Sabi nyo sa akin. Pag nasabi nyo sa akin, believe ako sa inyo. Mga animal kayo, daldal kayo ng daldal, wala kayong alam. Isa ka pa ay Migs. Lahat ng mga sinasabi mo, naririnig mo lang sa mga hersey-hersey na yan. Lahat ng mga sinasabi mo sa vlog mo, puro kuno-kuno lang. Diba? Abnormal kayo. Ayaw niyong tigilan. Ayaw niyong patahimikin si Mahal. Sinisira niyo lalo yung pangalan niya. Sinisira niyo yung pangalan ng mga tesorero. Ikaw, Lani, ang tanga-tanga mo sa totoo lang. Dahil alam mo kung bakit nasabi kong tanga mo? Pinapabayaan mong sisirain ng mga vlogger yung pangalan mo? Yung pangalan ninyo? Imbis na i-depend kanila, lalo kanilang pinapabagsak. Akala mo natutuwa ka dahil may tagapagtanggol ka, hoy, tanga. Pakialam nila sa inyo.
ang hinahabol nila, viewers nila, kita nila sa YouTube, yun ang katotohanan, Lani. Kaya magising ka na. Iuntog mo yung ulo mo nang matauhan ka. Tanga-tanga eh. Noon ko pa sinasabi. Noon ko pa talaga sinasabi, patahimikin mo na yung mga kapit ng kapit dyan sa'yo na parang mga linta. Kasi walang magawa sa'yo yan. Oh, bakit? Nung ipinagtatanggol ka ba nila? YouTube channel ba ni Mahal ang kumikita? Di ba YouTube nila? Halani? Hindi YouTube ni Mahal ang kumikita. YouTube nila ang kumikita, hindi sa'yo. Oh. Tapos iniisip mo na pinagtatanggol ka nila dahil mahal ka nila, mahal nila si Mahal. Hoy, hindi nila mahal si Mahal. Sinisira nila yung pangalan ni Mahal. Di sila nakakatulong sa channel ni Mahal. Wala silang naitutulong sa channel ni Mahal. Oh, bakit pag binablog ka ba nila, ay yung revenue pumapasok sa channel ni Mahal? Halani, isipin mo. Na habang nagdadaldal sila, sila ang kumikita, ikaw ang kawawa. Dahil kayo ang nasisira, si Mahal ang nasisira. Yun ang totoo. Kaya gumising ka na, Lani. Ah, yung mga taong nakadikit dyan sa'yo, hindi yan tumutulong sa'yo. Hindi yan tumutulong kay Mahal. Hindi kanila mahal. Hindi nila mahal si Mahal. Revenue ang habol nila. Yung kita nila sa YouTube, yan ang totoo. Diba? Bakit? Pag nagbablog ba sila tungkol kay Mahal, yung revenue pumapasok sa YouTube ni Mahal? Diba? Sa kanila? Halani, anong pumapasok sa iyo? Wala. Anong pumapasok sa YouTube ni Mahal? Wala. Imbis na i-promote nila yung YouTube ni Mahal, ano ginagawa nila? Binabagsak nila lalo. Kami hindi. Kami hindi. Nagmamaraton kami sa mga vlog ni Migs. Ganyan kami na mga supporter ni Migs. Ganyan kami. Minamaraton namin yung mga vlog ni Migs. Kayo, anong ginagawa ng mga supporter ni Mahal dyan? Nagmamaraton? Tumataas yung views ni Mahal? Tumataas yung YouTube ni Mahal? Yung umaangat? Isipin mo muna, Lani. Huwag kang matutuwa dahil iisipin mo na binabagsak mo si Migs, binabagsak mo si Jetro. Hindi mangyayari yon. Hindi yon mangyayari sa totoo lang. Kahit sino pang hanapin nyo dyan, kahit ano pang ilalabas nyo dyan, hindi mangyayaring ibagsak nyo si Migs at si Jetro. Ngayon, sirang-sira si Mahal dahil sa sinabi mo, kulang-kulang yung pag-iisip ng kapatid mo. Diba? Ikaw mismo, ikaw ang sumisira sa kapatid mo. Sige, magdaldal pa kayo dyan. Ikaw, IMAX, yung sinasabi ko sa'yo, sagutin mo ako. Ano ang kauna-unahang team na nabuo dahil sa tandem ni Mix at ni Mahal? Sige nga, sino ang kauna-unahang tao na bumuo ng tandem ng Mamix? Sabihin mo sa akin, pag sinabi mo sa akin yan, ilan sila? Sabihin mo sa akin kung ilan sila ang bumuo sa kauna-unahang tandem ni Mix at ni Mahal. Pag sinabi mo lahat ng pangalan, papalakpakan kita, sasaluduhan kita, ay mixed na tanga. Ayan. Sagutin mo ako. Yan lang ang tanong ko sa'yo. Sagutin mo ako, ay mixed.